Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Jessie, ang magiging guro nyo sa araw na ito. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata, pagsamahin ang ating mga palad, at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain sa araw na ito, kasama ang aming mga magulang at mga kapwa mag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, ang pabasang awit ng Pilipinas. Maaari ba kayong tumayo at sumilip sa labas ng bahay o sa inyong bintana at tignan ang ating panahon? Ngayon ba ay maaraw o maulan? Tara na, sabayan niyo si Teacher Jess sa awiting patungkol sa ating panahon. Tignan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw-maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tiyan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Ano nga ulit ang araw natin kahapon? Tama! Kahapon ay Linggo! Eh, anong araw kaya ngayon? Magaling! Ngayon ay araw ng Lunes. At ang bukas naman ay araw ng... Tama! Bukas ay araw ng Martes. Ang galing-galing mo naman! Kamusta mga bata?
Ngayong araw nito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga ginagampanang tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya. Sino-sino nga ba sila? Ano nga ba ang kanilang mga tungkulin? Halina't ating alamin! Ang miyembro ng aking pamilya. Tatay, nanay, kuya, ate, at si bunso. Sino kaya itong miyembro ng ating pamilya na naghahanap buhay para matugunan ang pangangailangan natin sa bahay? Tama! Siya ang ating ama o si tatay. Siya ang nagtatrabaho at gumagawa ng mga mabibigat na gawain sa ating tahanan. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Magaling! Siya ang ating nanay. Siya ang nag-aalaga sa atin at gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinatawag din siyang ilaw ng tahanan. Sino sa inyo ang may nakakatandang kapatid na lalaki? Ano ang tawag natin sa kanya? Tama! Ang tawag natin sa kanya ay kuya. Katulong siya ni tatay at ni nanay sa mga gawaing bahay. Siya naman ang nakakatanda nating kapatid na babae. Sino kaya siya? Magaling! Yan si ate. Katulong din ni nanay at tatay sa gawaing bahay. Siya rin ang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid kapag wala si nanay. Sino man sa inyo ang pinakabatang miyembro ng pamilya? Ano ang tawag nila sa inyo? Magaling! Kayo ang bunso ng pamilya. Ang bunso ang nagbibigay saya sa ating pamilya. Sino-sino nga ulit ang mga kasapi o miyembro ng ating pamilya? Ating nang ulitin ang ginagampanang tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya. Bigkasin ng malakas kung sinong miyembro ng pamilya ang aking tinutukoy. Handa na ba kayo? Siya ang miyembro ng ating pamilya na nagtatrabaho upang matugunan ang ating pangangailangan. Siya rin ang gumagawa ng mga mabibigat na bagay sa ating tahanan. Sino kaya siya? Tama! Siya si tatay. Ang susunod naman ay, siya ang nag-aalaga sa atin at gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinatawag siyang ilaw ng tahanan. Sino kaya siya? Magaling! Siya si nanay. Ang susunod na membro ng ating pamilya ay ang nakakatandang kapatid na lalaki. Siya ang katulong ni nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Sino kaya siya? Magaling! Siya si kuya. Kasunod ni kuya ay ang nakakatandang kapatid na babae. Ano ang tawag natin sa kanya? Tama! Siya si ate. Siya ang katulong ni nanay sa mga gawaing bahay. Siya rin ang nag-aalaga sa atin kapag wala si nanay at tatay. Siya naman ang huling miyembro ng pamilya na nagbibigay ng kasiyahan sa ating tahanan. Sino siya? Tama! Siya si bunso! Ngayong alam mo na ang ginagampanang tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya, halina't sagutin natin ang unang gawain. Mga bata, kunin ang inyong learning activity sheet at sa tulong at gabay ni nanay ay gawin ang unang gawain. Narito ang panuto. Pagdugtungin ng guhit ang larawan ng membro ng pamilya sa kanyang ginagampanang tungkulin. Laging tandaan na makinig at sundin lagi si nanay upang maayos na magawa ang inyong mga gawain. Para naman sa inyong pangalawang gawain, magdikit ng family picture sa loob ng kahon. Magkwento tungkol sa papel na ginagampanan ng bawat isa. Mga bata, meron ba kayong alagang hayop sa inyong mga tahanan? Alin sa mga ito ang iyong paborito? Para sa ating pangatlong gawain, narito ang panuto. Iguhit mo ang iyong paboritong alaga sa kahon. Kulayan mo ito at magkwento tungkol sa kanya. Kaya mo yan! Maupo at maghanda, oras na.
ang kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang dala kong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang dala kong makinig. Kamusta mga bata? Ang pamilya niyo ba ay sama-sama at laging nagtutulungan sa lahat ng mga gawain? Magaling! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na nagtutulungan. Narito ang ating kwento na may pinamagatang Sama-sama, Kayang-Kaya. Halina't ating panoorin. Ito ang ating kwentong Sama-sama, Kayang-Kaya na isinulat ni na Rochelle Teresa L. Locyao, Rex Kairos V. Dalmondo, at ni Donnell C. Gomez. Paghawan ng balakid. Kayang-kaya, ibig sabihin, kakayanan. Sama-sama, pagtutulungan. Magsasaka, taong nagtatanim o nagpapatubo. Taniman, lugar para sa pagtatanim. Florera, bangang maliit, nagbabadya, nagbabanta. Si Ana. Ito si Ana. Masayahing bata si Ana. Magandang bata si Ana. Si Ana ang bunso ng pamilya. Si Rosa. Ito si Rosa. Si Rosa ay kapatid ni Ana. Si Rosa ay masipag. Si Rosa ay magandang bata. Si Rosa ay masayahing bata. Si Jose. Ito si Jose. Si Jose ay kapatid ni Ana. Si Jose ay kapatid ni Rosa. Si Jose ay malusog. Si Jose ay masipag. Si Jose ay masayahing bata. Si Nanay. Ito si Nanay. Anak ni Nanay sina Ana, Rosa at Jose. Masaya si Nanay. Masipag si Nanay. Mabait si Nanay. Si Tatay. Ito si Tatay. Anak ni Tatay sina Ana, Rosa at Jose. Si Tatay ay isang magsasaka. Masipag at mabait si Tatay. Mahal ni Ana sina Tatay at Nanay. Mahal ni Rosa sina Tatay at Nanay. Mahal ni Jose sina Tatay at Nanay. Mahal din ni na Tatay at Nanay sina Ana, Rosa at Jose. Masaya ang buong pamilya nila. Maagang gumising sina Tatay, Nanay, Jose at Rosa. Natutulog pa si Ana. Nagluto si Nanay ng almusal nila. Binisita ni Tatay ang kanyang taniman. Naglinis ng bahay si Rosa. Nagpunas siya ng mga silya. Nagpunas siya ng lamesa. Nilagyan niya ng bulaklak ang florera. Nagdilig ng halaman si Jose. Namitas ng mga bunga at gulay si Nanay. Ampalaya, talong, sitaw, okra, kamatis at kalabasa. Sa kabila ng tahimik at masayang araw, ang langit ay naging makulimlim. Nagbabadya na parang parating ang malakas na ulan. Ang buong mag-anak ay nagtabi-tabi. Nanalangin sila ng taimtim na huminto na rin ang bagyo. Pagkalipas ng bagyo, nag-aayos ng nasirang dingding ng bahay sina Tatay at Jose. Pasulyap-sulyap naman si Nanay na may sakit kay Rosa at Ana habang sila ay nagluluto.
Dumating ang araw ng Linggo. Maagang gumising sina tatay at nanay. Maaga rin gumising sina Jose, Rosa at Ana. Maaliwalas na ang paligid. Naligo at nagbihis sila. Ang bawat isa ay masayang naghanda ng sarili. Naligo at nagbihis sila. Ang bawat isa ay masayang naghanda ng sarili. Nagsimba sina tatay, nanay, Jose, Rosa at Ana. Nagpasalamat sila sa Diyos dahil malusog sila, masaya at ligtas sa kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, kayo ba ay nakinig sa ating kwento? Magaling! Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Tama! Ang pamagat ng ating kwento ay Sama-sama, kayang-kaya. Alam mo na ba kung sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Halina't ating bigkasin ang mga tauhan. Si Nanay. Si Nanay ang nagluto ng almusal. Siya naman si Tatay. Si Tatay ay bumisita sa taniman. Siya naman si Kuya Jose. Siya ang nagtilig ng mga halaman. Siya naman si Rosa. Si Rosa ang naglinis ng bahay, nagpunas ng lamesa at mga silya, nilagyan ni Rosa ng bulaklak ang florera. Siya naman si Ana. Masayahing bata si Ana. Siya ang bunso at nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang tahanan. Mga bata, ngayon ay alam na natin ang mga tauhan sa kwento. Halina't ating sagutin ang pang-apat na gawain sa inyong learning activity sheets. Sino-sino nga ba ang miyembro ng pamilya sa kwento? Pagdugtungin ng guhit ang larawan sa bawat tauhan ng kwento. Ilarawan ang bawat miyembro ng pamilya. Magpa-video o record kay nanay habang inilalarawan ang bawat miyembro ng pamilya. Kayang-kaya mo yan! Mga bata, base sa ating kwentong napakinggan, sino nga ulit ang nagluto ng almusal? Tama! Siya si nanay. Ngayon, tingnan natin ang letrang nakasalungguhit sa salitang nanay. Alam niyo ba kung anong titik yan? Tama! Yan ay letrang N. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang letrang N. Ang tunog ng letrang N ay Ulitin mo nga ng 3 beses. Ang galing mo naman! Narito ang mga bagay na nagsisimula sa letrang N. Nanay. Nanay. Noo. Noo. Nars. Nars. Nota. Nota. Nipa. Nipa. Nyog. Nyog. Nena. Nena. Nata. Nata. Ngayon mga bata, sabayan ninyo ako sa pagbigkas ng mga bagay na nagsisimula sa letrang N. Mga bagay na nagsisimula sa letrang N. Nanay. Noo. Nars. Nota. Nipa. Nyog.
Nena. Nata. Lahat ng letrang N. Malaking letrang N. Gumuhit ng mga linyang patayo, pahilis, patayo. Mahusay! Ulitin natin. Gumuhit ng mga linyang patayo, pahilis, patayo. Mahusay! Maliit na letrang N. Gumuhit ng mga linyang patayo, pakurba, mahusay! Ulitin natin. Gumuhit ng mga linyang patayo, pakurba. Mahusay! Liit at malaking letrang N. Gumuhit ng mga linyang patayo, pahilis, patayo. Maliit na letrang N. Gumuhit ng mga linyang patayo, pakurba. Mahusay! Gumuhit ng mga linyang patayo, pahilis, patayo. Maliit na letrang N. Gumuhit ng mga linyang patayo, pakurba. Mahusay! Kuhanin ang inyong learning activity sheet at sa gabay at tulong ng inyong mga magulang ay sagutin ang nasa gawain 5. Mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!